Ang Marvel movie na ang X-Men 2 United ang malupit na Tagalog recap natin ngayon mga Juan. Ito ay isang sci-fi action drama film na na-release sa taong 2003. Mag-enjoy na at mag-relax sa ating palabas at simulan na natin. Sa Washington DC sa White House, ang misteryosong mutant ay biglang umatake rito ng mga Secret Service agent sa daan. Magaling na napapatumba niya ang mga ito gamit ang kanyang high combat skills habang mabilis na nagte-teleport sa iba't ibang parte ng gusali, buong lakas na nagpatuloy ang misteryosong mutant na magpabagsak ng mas marami pang Secret Service agents ng White House, habang ang iba pa ay nakaabang na sa kanya mula sa Oval Office upang protektahan si President McKenna. Hindi nagtagal ay nagawa na ng mutant na makapasok sa Oval Office ng Presidente at mabilis na pinatumba niya rin ang lahat ng mga bantay na agents rito. Pagkatapos ay sasaksakin na niya si President McKenna pero ang isang agent ay nagawa siyang barilin at agad na umalis siya roon na naiwan ang patalim na may mensahe na bigyan ng kalayaan ang mga mutants. Sa sunod na eksena si Logan o si Wolverine ay nakabalik na sa kabundukan ng Canada matapos ng mahabang paglalakbay. Natuntun niya rito ang abandonadong military facility na ang Alkali Lake Industrial Complex. Nang pinasok ni Logan ang pasilidad ay napansin niyang matagal nang nawasak ito. Sa kasalukuyan na iyon ang X-Men kasama ang kanilang mga estudyanteng mutants ay bumisita sa isang museum. Subalit si Jean Grey ay biglang na-overwhelm sa mga boses ng mga tao sa paligid na naririnig niya dahil sa kanyang telepath power. Sinabi niya sa boyfriend niyang si Scott Summers o si Cyclops na pakiramdam niya ay balang araw ay hindi na niya makokontrol ang kanyang kapangyarihan. Ilang saglit sa cafeteria ng museum, si John o si Pyro kasama si Rogue at Bobby o si Iceman ay pinilit ng dalawang binatilyo na ipakita sa kanila ang kapangyarihan niya. Nakangiting tumanggi sa kanila si Pyro ngunit kinuha ng isang binatilyo ang lighter niya at ginamit ito upang magsindi ng sigarilyo. Pero agad na pinaliyab ni Pyro ang sigarilyo nito at si Iceman ay mabilis na inapula ang apoy gamit ang kanyang yelo. Bigla naman humintong kumilos ang lahat ng tao sa museum na tila tumigil ang oras na gawa pala ni Professor X o ni Charles Xavier dahil sa ginawa roon ni Pyro. Pagkatapos ay napanood nila sa balita ang nangyaring pag-atake ng isang mutant sa White House, pagbalik ni na Charles sa X-Mansion ay nangangamba siya na baka dahil sa nangyari sa White House ay magudyok ito sa presidente na ibalik ang mutant registration law o magdeklara ng state of emergency upang ipaaresto ang lahat ng mutants. Sa sunod na eksena si Colonel William Stryker ay binisita si President McKenna at pumunta rin roon si Mystique na nakadisguise bilang si Senator Kelly. Ang Colonel ay humingi ng pahintulot sa presidente na atakihin ang Xavier School na nalaman nila ang lokasyon mula kay Magneto na nasa tinayo nilang plastic na kulungan nito. Pumayag naman si President McKenna dahil umaasa siyang mahuhuli rin ni na Stryker roon ang mutant na umatake sa kanya nakaraan. Ilang saglit ay nakaharap ni Senator Kelly ang assistant ni Stryker na si Yuriko at nakiusap siya sa Colonel na bumisita sa kulungan ni Magneto ngunit tumanggi ito sa kanya. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong a-upload na mga exciting na recap katulad nito. Kaya maya si Logan ay bumalik na sa Xavier School na agad na sinalubong ni Rogue at masayang binati siya ni Jean. Samantala si Magneto o si Eric Lenscher ay pinuntahan ng bantay na si Laurio kasama si Colonel Stryker, hinampas siya sa ulo ng lalaki at ang Colonel ay nilagyan siya ng mind control serum sa batok upang mag-usap uli sila patungkol sa cerebro ni Charles sa X-Mansion. Si Logan naman ay sinabihan si Professor X na basahin uli ang isip niya upang malaman pa niya ang kanyang mga nakaraan. Pero sumagot ang Profesor na hindi lahat ng bagay ay masasabi niya sa kanya at kailangan na siya mismo ang makaalala ng mga ito. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang cerebro at pinaliwanag niya kay Logan na gamit ito ay nakikita niya ang lahat ng tao sa mundo. Ang mga puting ilaw ay ang mga normal na tao, at ang pulang ilaw ay ang mga mutants. Ilang saglit ay nahanap na ni Charles ang lokasyon ng mutant na umatake sa White House. Pinakiusapan naman ni Charles si Logan na bantayan ang mga bata sa school habang wala silang lahat roon. Maya-maya sina Storm at Jean sakay ng kanilang X-Jet ay umalis na sa base upang puntahan ang lokasyon ng misteryosong mutant. Kinagabihan si Mystique na nakadisguise pa rin na si Kelly ay ginaya ang itsura ni Yuriko at pumasok siya sa opisina ni Colonel Stryker. In-access ni Mystique ang isang computer ng opisina at nadiskubre rito ang data ng cerebro ni Charles at ang replika nito na ang Dark Cerebro. Pagkatapos ay in-access rin niya ang mga data ng plastic na selda ni Magneto at nag-print ng mga impormasyon ng mga bantay ng kulungan. Pagbalik sa opisina ng tunay na Yuriko ay ginaya naman ni Mystique ang itsura ng janitor roon upang makaalis siya sa lugar. Sa sunod na eksena sa Boston, sina Storm ay natunto ng isang simbahan roon kung saan nila nahanap ang mutant na sumugod sa White House.
Inatake ito ni Storm ng malakas na kidlat at agad na kinontrol siya sa ere ni Jean. Siya si Kurt Wagner o si Nightcrawler na wala raw intensyon na saktan ang mga tao sa White House. Ginimot ni Jean ang sugat ni Kurt habang pinapaliwanag niya na wala siyang naaalala sa mga nangyari sa kanya sa White House at pagbalik niya roon ay nakita na lang niyang may sugat na siya. Subalit napansin ni Jean na may kakaibang peklat si Kurt sa batok niya. Maya-maya si Logan ay binangungot uli kung paano siya pinag-eksperimentuhan noon ng militar. Bumangon siya papunta sa kusina upang kumuha ng inumin at nadatnan niya rito si Bobby na hindi rin makatulog. Samantala sina Professor X at Scott ay nakarating na sa kulungan ni Magneto. Dinala na siya sa selda ni Laurio habang si Scott ay naiwan sa lobby. Tinanong ni Charles kay Magneto kung anong alam niya sa pag-atake ng isang mutant sa White House. Ngunit napansin niyang may pasa ito sa mukha dahil raw sa madalas na pagbisita sa kanya roon ni Colonel Stryker. Pagkatapos ay inamin ni Magneto kay Charles na napilitan siyang sabihin ang lahat ng impormasyon sa kanyang ex-mansion. Ilang saglit ay biglang naglabas ang selda ng usok na agad na nakapagpatulog kay Professor X pati na kay Magneto. Pagkatapos ay binaril ni Yuriko si Scott ng pangparalisa pero nagawa niyang atakihin siya ng kanyang optic blast. Kinalaban rin ni Cyclops ang lalaking si Laurio pati ang isa pang prison guard roon ngunit mabilis na inatake siya ni Yuriko at magaling na napabagsak ng babae. Sa kasalukuyan na iyon ang mga elite army ni Colonel Stryker ay sinugod na ang X-Mansion at nagsimula ng barilin ng pangparalisa ang mga estudyanteng mutants rito. Si Kitty Pryde ay mabilis na nakatakbo sa mga ito habang tumatagos siya sa maraming mga bagay. Pagkatapos ay inatake ni Wolverine ang isang sundalo at hindi nagtagal ay nagawa niyang isaksak rito ang kanyang mga adamantium claw. Si Siren Cassidy naman ay ginamit ang kanyang sonic scream at agad na nagising niya ang lahat ng mga batang mutants sa kanilang mga dormitory. Magaling na nagpatumba pa sa daan ng Wolverine ng marami pang mga elite soldiers ni Colonel Stryker habang ang binatilyong si Colossus ay ginawang bakal ang buong katawan at nagpatalsik ng mga kalaban. Subalit sakay ng mga helicopters ay nagpuntahan pa sa X-Mansion ang mas madaming mga sundalo na kasama na si Colonel Stryker. Ilang saglit si Colossus ay pinasok ang mga batang mutants sa isang sikretong daanan ng eskwelahan. Si Logan naman ay patuloy pa rin na kumalaban ng mga elite soldiers ng Colonel sa paligid at sina Bobby at Pyro ay nakita sa daan si Rogue. Subalit maya-maya lang ay nak-corner sila ng mga kalaban pero mabilis na inatake ni Wolverine ang mga ito at madaling pinatumba ang lahat. Samantala si Colossus kasama ang mga batang mutants ay dumaan ng sewers ng mansyon at ligtas na nakalabas sila roon. Si Logan naman ay pinasok sa secret passage sina Bobby at hinarap niya mag-isa ang mga kalaban ngunit kinausap siya rito ni Stryker at sinabing marami siyang alam sa nakaraan niya. Pero si Iceman ay lumikha ng makapal na yelong pader kina Colonel Stryker at tumakbo na sila sa sikretong daanan kasama si Logan. Pinasabugan ni na Colonel ang yelong pader na ito pero hindi na nila nakita roon sina Logan. Sa kasalukuyan na iyon si Logan kasama sina Bobby ay sumakay ng kotse ni Scott at agad na umalis sila ng mansyon. Habang nasa biyahe ay may nakita rito si Pyro na isang communicator device. Ilang saglit si Stryker ay sinabihan ng tauhan niya na karamihan sa mga mutants ay nakatakas pero may nabihag pa rin silang anim sa kanila. Pagkatapos ay ginamit ni na Colonel ang kanilang device upang mahak ang security lock ng Cerebro at kumuha ng mga parte rito. Sa sunod na eksena ang lalaking si Laurio na umiinom sa isang bar ay nilapitan ni Mystique. Binigyan niya ito ng beer na may droga habang inaakit niya siya. Ilang saglit ay pumasok sila ng banyo habang naglalampungan, pero nang inubos na ng lalaki ang beer ay agad na nakatulog siya at si Mystique ay nag-inject sa likod nito ng kakaibang fluid. Samantala si Charles na nagising na nasa underground na ng Alkali Lake Facility ay may suot ng neural inhibitor ni Stryker. Galit na binunyag dito ng Colonel na plano niyang ubusin ang lahat ng mutants dahil sa pagpatay noon ng mutant na anak niya sa kanyang asawa na estudyante rin ni Charles dati. Na-realize naman ng propesor na si Stryker ang may pakana sa pag-atake sa presidente. Pagkatapos ay pinasok roon ng Colonel ang anak niya na si Jason at sinabing ang fluid na kinukuha nila sa utak nito ay ang ginagamit niyang mind control serum. Iniwan na roon ni na Stryker si Jason na kaharap si Charles at nagsimula na itong lumikha ng realistic na ilusyon sa paligid niya upang makontrol siya. Kinaumagahan ay nakarating na sina Bobby sa kanilang bahay sa Boston pero walang tao roon. Binigyan niya rito si Rogue ng masusuot at dahil sa sobrang kasabikan ay tinangka niyang halikan ang dalagita. Ngunit hinigop ni Rogue ang kanyang kapangyarihan kaya't agad na tinigil niya ito. Maya-maya ang mga magulang at kapatid ni Bobby ay dumating na sa kanilang bahay. Kinumbinsi niya ang mga ito na ang kapangyarihan niya bilang isang mutant ay kahangahangang abilidad.
Ginawang yelo ni Bobby ang tsaan ng ina niya, subalit ang nakababata niyang kapatid ay umakyat sa taas at tumawag sa mga pulis at sinabi rito na ginawa silang hostage ng mga mutants. Sa kasalukuyan na iyon, si Laurio ay naghatid na ng pagkain sa kulungan ni Magneto, pero agad na napansin niyang may nakahalong iron sa dugo niya. Agad na tinanggal ito ni Magneto sa katawan ng lalaki na kinamatay niya at lumikha siya ng mga hugis bilog na bakal. Ginamit ni Magneto ang mga ito upang wasakin ang buong plastic na kulungan niya. Pagkatapos ay mabilis na pinatumba ang dalawa pang bantay roon. Samantala, sina Storm sa X-Jet ay napansin na wala silang makontakt mula sa X-Mansion. Pero ilang saglit ay nagawa nilang tawagan si Logan mula sa hawak niyang device. Pinaliwanag naman ni Logan kina Jean ang lahat at pinapunta niya sila roon upang pick up in sila. Subalit ilang saglit lang ay nakita ni na Logan na pinaligiran na sila ng mga kapulisan sa bahay ni Bobby. Sinabihan si Logan na ibaba ang mga patalim niya, ngunit nang niretract niya ito ay biglang binaril siya sa ulo ng isang pulis na kinabagsak niya. Si Pyro naman ay mabilis na inatake ang mga pulis sa paligid gamit ang kanyang pyrokinetic mutant power. Pati ang mga kapulisan na nasa kanilang mga kotse ay isa-isang inatake at sinunog rin ni Pyro. Pero si Rogue ay hinigop ang kapangyarihan niya at agad na inapula ang mga sunog sa mga kotse ng mga pulis. Dumating na sa lugar sina Storm sakay ng X-Jet at si Logan ay nagkamalay na. Agad na sumakay sila ng sasakyan at nakita nilang kasama ni na Jean roon si Nightcrawler. Subalit napansin ni Storm na may dalawang military jet na humahabol sa kanila dahil sa matinding pinsala na nagawa ni Pyro kanina. Pinapababa sila ng mga ito at pinapasama sa kanila, pero si Storm ay lumikha ng malalaking buhawi mula sa kalangitan upang makatakas sa dalawang jet. Ang isang piloto ay nag-eject na sa kanyang jet, ngunit ang isa naman ay nagpakawala ng dalawang missile. Gamit ang telekinetic ability ni Jean ay napasabog niya sa ere ang isang missile. Ngunit ang isa pa ay sumabog malapit sa kanila na lumikha ng butas sa X-Jet at nahigop nito si Rogue. Si Nightcrawler naman ay mabilis na nag-teleport papunta sa dalagita at binalik niya siya sa sasakyan. Subalit nawalan sina Storm ng control sa X-Jet at babagsak na ito sa kagubatan, pero biglang nagsara ang butas ng sasakyan at agad na napigilan itong bumagsak ni Magneto. Kinagabihan ay nagtayo sina Bobby ng camp sa gitna ng kagubatan. Pagkatapos ay nagdesisyon ang dating magkakalaban na magtulungan na pabagsakin si Stryker. Pinaliwanag ni Magneto sa kanila na nalaman niya mula kay Mystique na si Stryker na planong ubusin ang mga mutants ay sinugod ang X-Mansion upang kumuha ng mga parte ng Cerebro dahil bumubuo siya ng kagaya nito sa kanyang base. At para magamit ito ay plano niyang kontrolin ang isip ni Charles, dahil gamit ang Cerebro ay kayang atakihin ni Charles ang lahat ng isip ng mga mutants upang mapatay sila ng mabilis. Nabuo ni Stryker ang mga plano na ito dahil nag-inject ito sa kanya ng serum na nakakapag-control ng isip niya. Nasabi pa ni Magneto na si Colonel Stryker ang nag-eksperimento noon kay Wolverine upang gawing adamantium ang mga buto at klo niya. Upang malaman naman ang lokasyon ng pasilidad ni Stryker ay kailangan ni Jean basahin ang isip ni Nightcrawler. Ginawa nga ito ng babae at nakita niya na ang base ni Stryker ay nasa ilalim ng dam ng Alkali Lake. Sa sunod na araw ay sinimulan na nilang pumunta sa pasilidad ni Stryker, at nang nakarating na sila rito ay napansin ni na Storm na ang nag-iisang entrance roon ay ang daluyan ng tubig mula sa dam. Kapag may lumapit na intruder rito ay agad na babahain nila ng tubig ang entrance, pero si Magneto at Mystique ay nakaisip ng paraan. Ilang saglit si Mystique na nakadisguise bilang si Logan ay mag-isang lumapit sa entrance ng base. Nang nakita siya ng Colonel ay pinapasok siya nito sa kanyang mga tauhan sa loob ng pasilidad, ngunit agad na napansin niyang hindi siya si Logan. Pero si Mystique ay mabilis na inatake ang mga sundalo ni Stryker sa paligid at agad na pumasok siya sa kabilang silid. Nagpanggap naman siyang si Stryker at pinabagsak ang dalawang bantay sa control room ng pasilidad. Pagkatapos ay binuksan ni Mystique ang entrance ng base at pumasok at umatake roon sina Storm. Samantala, si Professor X na nasa control pa rin ng batang ilusyon ni Jason ay pumasok na sa Dark Cerebro ng Colonel. Si Magneto at ang X-Men naman ay nakapunta na rin sa control room at nalaman na ang lokasyon ng Dark Cerebro sa pasilidad. Pero nang nakita ni Logan ang Colonel sa monitor ay agad na pinuntahan niya ito mag-isa. Sa kasalukuyan na yun, si Colonel Stryker ay sinabihan si Jason na kontrolin na si Charles upang patayin nito ang lahat ng mutant sa mundo at umalis na siya roon. Sinunod ito ni Jason at mula sa kanyang batang ilusyon ay sinabihan niya si Professor X na alamin ang lokasyon ng lahat ng mga mutants upang patayin. Ilang saglit sina Jean na papunta na sa Dark Cerebro ay biglang inatake ni Cyclops na nasa kontrol na rin ni Stryker. Agad na kinalaban ni Jean ang kanyang kasintahan at sina Magneto ay tumuloy na sa Cerebro. Inatake uli siya ni Cyclops pero napigilan niya ang optic blast nito gamit ang kanyang telekinesis. Pagkatapos ay binalik niya ito sa lalaki na malakas na kinatalsik nilang dalawa, pero ilang saglit lang ay bumalik na sa normal ang pag-iisip ni Scott.
subalit dahil sa pagsabog ng optic blast ni Cyclops ay nagdulot ito ng malaking damage sa dam, samantala sina Storm ay natunton ang Zelda ng mga batang mutants na bihag ni na Stryker at pinuntahan sila roon ni Nightcrawler. Maya-maya si Wolverine ay napuntahan ang laboratory kung saan siya pinag-eksperimentuhan ni Colonel Stryker at ginawang adamantium ang mga buto at klon niya. Ilang saglit ay pumunta rin roon si Stryker kasama si Yuriko at ang babaeng ito pala ay si Lady Deathstrike na may mga mahahabang adamantium na kuko. Iniwan ito ng Colonel kay Wolverine at mabilis na inatake siya nito. Dito na sila nagkaroon ng matinding bakbakan gamit ang kanilang mga adamantium na mga armas. Ngunit ang babae ay kapareho ni Logan na may regenerative mutant power kaya't labis na nahihirapan siyang pabagsakin nito. Binuhos ni Wolverine ang buong lakas niya na kalabanin si Lady Deathstrike at sa patuloy na bakbakan nilang dalawa sa laboratory ay nagawa siyang ihagis nito sa ibabaw ng equipment at pinagsasaksak sa likod. Pero si Logan ay pinutol ang kadena ng equipment at napunta sa ilalim nito ang babae ngunit patuloy na inatake pa rin siya rito nito. Nakakuha naman siya ng nozzle roon at sinaksak ito kay Deathstrike at ang tunaw na adamantium mula sa tubo ay agad na kumalat sa katawan ng babae na kinamatay niya. Sa kasalukuyang iyon si Pyro ay umalis sa X-Jet kahit pasinabihan sila na manatili lang roon. Sa sunod na eksena ang mga sundalo ni Stryker na nakabantay sa pinto ng Dark Cerebro ay pinasabog ni Magneto ang mga granada nilang lahat. Subalit si Charles ay nalaman na ang lahat ng lokasyon ng mga mutant sa mundo at sinimula ng atakihin sila sa isip kasama na ang mga miyembro ng X-Men sa pasilidad. Pero si Magneto ay hindi tinatablan nito dahil sa suot niyang helmet at sinimula ng buksan ang pinto ng Dark Cerebro. Ilang saglit lang ay napahinto na niya ang Cerebro at nabuksan na niya ang pinto nito pagkatapos ay nahinto na rin ni Charles ang pag-atake niya sa isip ng lahat ng mutants roon. Subalit si Magneto ay pinagpalit-palit ang mga metal na panels ng Dark Cerebro upang i-reconfigure ito. Samantala ang Colonel ay tumakas mula sa kanyang pasilidad pero inatake siya rito ni Logan at sinaksak sa tagiliran. Ngunit nang napansin niyang nagsisimula ng umagos ng tubig sa dam ay ginapos niya si Stryker sa helicopter nito at inalisan siya. Si Mystic naman ay nag-disguise bilang si Stryker at sinabihan si Jason na kontrolin ang isip ni Charles na patayin ang lahat ng mga tao sa mundo. Ginawa nga ito ni Jason at mula sa kanyang batang ilusyon ay sinabihan niya si Charles na alamin ang lokasyon ng lahat ng tao mula sa Cerebro. Maya-maya sina Storm ay narating na ang pinto ng Dark Cerebro pero nalaman ni Jean gamit ang telepath power niya na ginamit ni Magneto sina Charles at ang Cerebro upang patayin ang lahat ng tao. Hindi nagtagal ay inatake na ni Professor X ang lahat ng mga tao sa mundo kasama si Colonel Stryker pati na si President McKenna sa White House. Si Nightcrawler ay tineleport si Storm sa loob ng Dark Cerebro ngunit lumikha rin si Jason ng ilusyon sa kanilang dalawa. Samantala sina Magneto ay nadatnan sa labas si Stryker na kasalukuyan na inaatake sa isip ni Charles, nang sumakay na sila sa helicopter nito ay nakita nila si Pyro sa di kalayuan at sumama siya sa kanila. Ilang saglit si Storm ay naisipan na palamigin ng niebe ang buong silid ng Dark Cerebro at si Jason ay tiniis ito. Pero kalaunan ay hindi na matiis ng lalaki ang labis na lamig at nawala na ang ilusyon niya at si Charles ay tinigil na ang pag-atake sa mga tao. Subalit ang buong pasilidad ni Stryker ay nagsimula ng mag-collapse at si Nightcrawler ay tineleport sina Storm at Professor X paalis ng Dark Cerebro. Agad na tumakbo ang X-Men palabas ng base kasama si Charles at si Logan ay sinarado ang malaking daluyan ng tubig ng dam. Pagkatapos ay tinuro niya kina Charles ang isa pang exit upang makalabas sila roon. Si Rogue naman kahit panahirapan ay kinontrol ang kanilang X-Jet papunta kina Logan. Agad na tineleport ni Nightcrawler si Charles sa loob ng sasakyan at pumasok na rin rito ang X-Men. Pero si Wolverine ay napansin sa di kalayuan si Stryker na ginapos ni Magneto sa isang pader at iniwan niya rito ang kanyang dog tag at umalis na. Pagsakay niya sa X-Jet ay napansin niyang hindi na mapagana ni na Cyclops at Storm ang thrusters ng sasakyan dahil nagmamalfunction na ito. Ngunit ang dam ay tuluyan ang nawasak at umagos dito ang napakaraming tubig na babaha sa lokasyon ng X-Men. Hindi nagtagal ang pagbaha ng tubig ay mas lalong lumakas na kinalunod ni Colonel Stryker, at si Jean ay napagdesisyonan na lumabas ng jet at pinigilan na lumabas rito sina Scott. Pagkatapos ay gamit ang telekinetic ability ni Jean ay pinagana niya ang X-Jet at pinigilan na lamunin ito ng malaking baha. Mula naman kay Charles ay nagpaalam na siya sa X-Men lalo na kay Cyclops pagkatapos ay inangat na niya ang sasakyan sa ibabaw ng baha at nilamon na siya ng tubig. Labis na kinalungkot ng lahat ng miyembro ng X-Men lalo na ni na Logan at ng kasintahan ni Jean ang pagkamatay niya at umalis na sila sa lugar.
Sa kasalukuyan na iyon, si President McKenna ay planong i-anunsyo sa publiko ang matinding panganib na dala ng mga mutants, pero agad na nahinto ito at biglang dumilim ang Oval Office ng Presidente dahil pinuntahan siya roon ni Professor X kasama ng kanyang X-Men. Binigay niya rito ang mga files na katunayan na si Stryker ang may pakana ng lahat dahil sa plano niya na magsimula ng gera sa mga mutants at ubusin sila. Pero hinikayat ni Professor X ang Presidente na makipagtulungan sa kanila na itaguyod ang kapayapaan at ihinto ang gera. Nang sa gayon ay wala nang masaktan pang mga tao o mutants, pag alis nila ay bumalik na si McKenna kaharap ang staff niya na tila walang nangyari at napag-isipan ang sinabi sa kanya ng Propesor. Samantala sa Alkali Lake, sa ilalim ng tubig nito ay may kakaibang bagay na tila hugis ng isang nasusunog na Phoenix. Dito na natatapos ang malupit na istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panoorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one, mga Juan! You're still here. It's over. Go home.